إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Mangalipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, labis-labis ang ating pananalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagpupuri sa Kanya sa mga biyayang ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Katunayan na bilang mangalipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating paniniwala na ang relihiyong Islam ang siyang pinakadakila at pinakamainam na biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Higit pa sa mga biyayang ating natatanggap katulad ng ating mga sweldo, ng ating mga trabaho, ng pagkain, ng pagkakaroon ng bahay, pagkakaroon ng pamilya, pagkakaroon ng mga kaibigan, at iba pang mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang Muslim, tayo ay naniniwala na tayo ay binuhay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundong ibabaw para sa relihiyong Islam. Bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala at nananampalataya na ang Islam ang tanging kaligtasan natin at daan natin tungo sa tagumpay dito sa mundong ibabaw higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Ngayong araw ng Biyernes, kung saan ito ang siyang pinakadakilang araw sa isang linggo, ang araw ng Tasua, ngayon ay araw ng Tasua, ay kasyam na buwan ng Muharram, kung saan bukas ang tinatawag natin na Ashura, kung saan ikasampu ng buwan ng Muharram. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala, bilang mga Muslim, napakahalaga sa atin na malaman ang mga bagay na ito, dahil katotohanan na sa panahon ngayon na kung saan nagkalat ang mga fitna at napakaraming mga nakakasira sa isipan at puso ng mga Muslim, ang iba ay nakalimutan na nila ang napakadakilang araw na ito. Tandaan natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi. Sinabi niya na وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. At ganyan din sinabi niya, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Ayon sa pagpapakahulugan, sino man ang dakilain niya, pahalagahan niya, ang mga tanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, katunayan, katotohanan na iyon ay bahagi ng takot ng puso. At iyong pangalawang ayah, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa pagpapakahulugan, at sino man ang pahalagahan niya at dakilain niya ang mga limitasyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga sagrado at mahalaga para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ay yun ay higit na mabuti para sa Kanya, sa paningin ng Kanyang Panginoong nag-iisa. Tayo bilang mga Muslim, ang ating dinadakila ay ang mga bagay na mahalaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang ating pinag-aalayan ng ating mga gawa ay walang iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tandaan natin na ang pinakamahalaga sa atin bilang mga Muslim ay kung paano tayo tingnan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa buwan na ito ng Muharram, na kung saan ito ay tinagurian na siyang buwan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang tinatawag na Shahrullah. Alam natin na sa buong taon mayroong 12 buwan, subalit ito ang pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala siyang buwan niya. At sa buwan na ito ng Muharram ay pinuno ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng magagandang. Hindi lamang ang buwan ng Dhul-Hijjah ang mahalaga kay Allah. Hindi lamang ang buwan ng Ramadan ang punong-puno ng mga biyaya, kundi itong buwan ng Muharram ay pinunuri ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga pagpapalat mga biyaya. Katunayan, sa buwan na ito ng Muharram ay sunna na pag-ayunuhan natin ito simula sa unang araw hanggang sa ikahuling araw.
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagpapakahulugan na ang pinakamaina na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Muharram. At ang ating mga salafus salih at ang mga naunang mga ulama ay ibinibilang nila na ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram, buong buwan ng Muharram na ibinibilang nila ito na kabilang sa mga sunnah, mainam ng mga gawa. Subalit sa buong buwan ng Muharram na ito ay merong natatanging araw kung saan yun ang tinatawag natin na Ashura. At sa araw ng Ashura na ito, ito ang araw kung saan iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang angkan ni Musa alayhi salam, ang kanyang nasyon, ang nasyon ni Musa alayhi salam mula sa Fir'aun. Mula kay Fir'aun, mula sa panganib ni Fir'aun, kung saan yaon yung araw na iniligtas sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan sila ay tumawid doon sa dagat at sila ay nakaligtas, at yun na rin yung panahon o araw na si Fir'aun ay nilunod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dagat na yun. Allahu Akbar. Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang magliligtas sa atin mula sa ating mga problema, mula sa mga panganib. Katulad ng nangyayari ngayon sa Marawi, tandaan natin bilang mga Muslim, tandaan natin na tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nahihingian natin ng tulong. At siya lamang ang makapagliligtas at makapagbibigay ng solusyon sa sululanin natin ito. Allahu Akbar. Ang buwan ng Muharram, sinabi natin na napapaloob dito ang Ashura, kung saan ang Muslim ay dapat na pahalagahan niyang araw na ito. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ba ng pagpipinitensya na katulad na ginagawa ng mga Shia? Hindi. Ito ay taliwas sa kautusan ng Islam. Sa pamamagitan ba ng paghahanda? Na katulad na ginagawa ng mga Kristiyano at ibang mga relihiyon? Hindi rin. Kung saan, alam natin na merong ilan sa mga Muslim na naghanda sila nung pumasok ang bagong taon. Unang araw ng Muharram, ito po ay pinagbawal sa relihiyong Islam at ito ay hindi kabilang sa mga ipinagutos o gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng kanyang mga sahaba. Sa araw ng Ashura, paano natin ito dadakilain? Gagawin natin kung anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ay ang pag-aayuno sa araw na ito. Yun ay pag-aayuno sa araw na ito. Kung saan yun ay bukas. At ang gantimpala nito, mga kapatid sa relihiyong Islam, ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay papatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan sa nakaraang taon, nakalipas na isang taon. Allahu Akbar. Tayo bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang pinakahangad natin. Mapatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Dahil alam natin na tayo ay mga makasalanan. Tayo ay mga makasalanan at mabubura ang mga kasalanan natin ito sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Lalo na itong darating na Ashura, kung saan ang isang Muslim na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan niyang dakilain ng dakilang araw na ito sa pamamagitan ng pag-aayuno. Alam natin na bilang mga Muslim, na mayroong mga gawain na ipinag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay mahirap, kung saan ay madali, pero insya Allah subhanahu wa ta'ala ang kautosan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga madadali. Kaya sabihin natin sa ating mga kapamilya, kasama sa bahay, mga kaklase, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak, na huwag natin kakalimutan ang araw na ito. Buhayin natin ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-post sa Facebook, ang i-post natin na yung mga katulad nito upang malaman ng mga tao, malaman ng mga Muslim. Nakakalungkot isipin dahil ang iba sa ating mga kapatid, ang kanilang pinaghahandaan ay yung mga pagdiriwang na hindi naayon sa Islam. Kung itatanong mo sa kanila kailan ang Pasko, alam na alam nila. Lalo na yung mga kabataan. Itanong mo sa kanila kung kailan ang araw ng mga puso, alam na alam nila. Kailan ang araw ng mga patay, kailan ang araw ng mga bayani, kailan ang araw ng kalayaan, alam na alam nila. Pero itanong mo sa kanila kailan ang Ashura, subhanallah. So bilang mga Muslim, meron tayong tungkulin na ipalaganap ang
ganitong mga dakilang araw. Lalo't ito ay kabilang sa mga pinapahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalagaan natin ang ating mga kabataan sa panahon ng ngayon na nagkalat ang mga fitna, at sa pamamagitan nito inshallah subhanahu wa ta'ala darating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ang maiksing khutba na ito ay magiging pintuan ng kabutihan, ng maraming kabutihan sa ating lahat, lalo na sa ating mga kabataan na nagsusumikap na ipalaganap ang reliyong Islam. Hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng baraka ang ating pamumuhay, lalo na sa mga katulad ninyo na mga mag-aaral, katulad ng mga nag-aaral sa ng Arabic at saka nag-aaral sa secular education, at magamit kayo ng Islam sa pagpapalaganap nito at makatulong kayo sa pagpapalaganap ng tamang katuruan ng Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ma ba'd. Kanina binanggit natin yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kung saan ito ay nagsasabi na, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, at huwag na huwag kayong mamamatay na kayo ay mga muslim. Ang huling bahagi ng sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasabi sa atin na ikaw bilang isang muslim ay panatilihin mo ang iyong pagiging muslim sa loob ng buong araw, hindi lamang sa masjid, kundi pati sa iyong paaralan, sa pagpunta mo sa palengke, sa pagpunta mo sa pasyalan, sa pagpunta mo sa iyong trabaho, sa paglalakad, sa pagtulog, sa pagkain. Dahil kung sa lahat ng pagkakataon ikaw ay muslim, at datnan ka ng kamatayan, ikaw ay mamamatay na nakaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa iyo. Allahu Akbar. Kung tayo ay mamuhay na kung saan muslim lamang tayo sa loob ng masjid o sa loob ng madrasa, subalit pagpasok natin sa ibang mga lugar ay hindi na tayo mga muslim, ay nasa pangalip ang ating pamumuhay. Kaya nga itong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masisigurado lang natin na tayo ay mamamatay ng mga muslim kung sa lahat ng ating mga gawain ay isinasatupad natin ang katuruan ng Islam. At huwag natin kakalimutan yung naunang khutba natin kanina tungkol sa araw ng Ashura at ang kahalagahan nito, na bukas, Sabado, ay araw ng Ashura, sunod na mag-fasting, gayon din sa araw na ito ng Biyernes at sa araw ng Linggo. Ang bibigyan nito ay papatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan sa nakaraang isang taon. At ipakalat po natin ito, i-post natin sa Facebook, i-text natin ang ating mga kaibigan, mga kakilala, lalo na ang ating mga kapamilya, upang hindi masayang, upang hindi masayang yung pagkakataon na yun. At alam natin na ito ay magiging pintuan ng maraming mga kabutihan. Humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga pagkukulang, at tayo ay humingi ng gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina wa sadad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.